Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Asiana City para magbigay ng latest update sa ginagawang mga bagong stations ng LRT1. Unahin muna natin ang Redemptorist Station. Nasa tapat lang ito ng Baclaran Church. Mabilis ang progress sa pagtatayo ng mga stations ng LRT1. Makikita naman natin ngayon, mayroon ng bubong ang station na ito. Ayon pa sa latest update na ibinigay ng Light Rail Manila Corporation, nasa 88% na ang progress ng Phase 1 ng LRT Cavite Extension Project. Ang Phase 1 ng proyektong ito ay ang pagtatayo ng 5 station mula dito sa Redemptorist, Mia Road Station, Asia World, Ninoy Aquino Avenue Station, at Dr. A. Santos Avenue Station. Lahat yan ay nasa loob ng Parañaque. Ang progress naman dito sa mismong station ay 59.8% na. Kitang-kita naman natin na malapit nang matapos ang station na ito. Itong katabing area ng station ay bakanting lote dito sa Asiana City. Wala pang nakatayo na building dito, pero siguro kapag bukas na or operational na ang station na yan, tsak magkakaroon na ng bagong building dito. Mas maganda siguro kung mall ang itayo dito sa tabi ng station. Pupunta naman tayo doon sa isa pang stasyon na ginagawa, ang Mia Road Station. Pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nadadaanan ko bago ako makarating doon sa Mia Road. So ayan guys, makikita naman natin halos kaparehas lang ng disenyo ng mga bagong station, yung mga luma na station mula Baclaran hanggang Monumento. Para sa akin lang, opinion ko lang to, mas maganda siguro kung ang ginaya nilang design yung mga station doon sa Balintawak at Roosevelt. Mas bago at mas moderno yung design ng mga LRT stations doon. Ito palang dinadaanan ng linya ng LRT1 ay yung man-made canal na daluyan ng tubig dagat na nagmumula pa sa Manila Bay. Kapag high tide o di kaya may storm surge, dito na pupunta yung dagat para hindi umapaw dito sa mga reclaimed land na ngayon ay mga syudad na, katulad ng Asiana City. Yun nga lang ang baho ng mga kanal na ito at madumi yung tubig. Hindi rin naman pwede natakpan yung mga kanal na ito dahil naiipon dyan yung mga basura galing sa dagat at kailangan linisin. Andito na tayo sa City of Dreams.
isang integrated hotel resort and casino. Tatlong 5-star hotel ang nag-ooperate ngayon dito sa City of Dreams, ang Nobu Hotel, Nuwa Hotel at Hyatt Regency Hotel. Bukod pa sa casino, meron din dito mga restaurants, bar, shopping area at interactive na theme park ang Dream Play. Ang City of Dreams ay joint venture project ng Melco Resorts and Entertainment, isang company mula sa Hong Kong. Kapartner nila ang SM Investments Corporation, Bell Corporation at Premium Leisure Amusement Incorporated. Pagtawid mo dito sa kabila, ang Ayala Malls Manila Bay naman. Para sa mga nagtatanong at nagsasabi na hindi accessible ang mall na ito, actually madali lang pumunta dito. Ayan, makikita nyo naman, sakay ka ng EDSA Carousel Bus na pumuntang PTEX. Nagbababa sila ng pasahero dito mismo sa harap ng entrance ng Ayala Malls Manila Bay. Lahat ng bus na papunta ng PTEX ay dumadaan dito. Kapag uuwi ka naman, tatawid ka lang dito sa kabilang kalsada. Dito naman yung sakayan sa My City of Dreams. Para sa mga hindi familiar sa lugar na ito, ngayon alam nyo na. Marami mga bagong residential condominium ang tinatayo dito sa paligid ng Ayala Mall. Advance lang yung pagkakatayo ng mall, pero kapag natapos na lahat ng mga bagong residential buildings dito, lahat ng mga residents na yan ay dito papunta sa Ayala Mall. Ganyan ang Ayala kapag gumawa sila ng project. Kapag alam nila na madedevelop na yung lugar, uunahan nila at magtatayo na sila ng mall doon. Anyway, andito na tayo sa boundary ng Asiana at Asia World. Ito yung mga man-made canal na dinadaanan ng tubig dagat para hindi umapaw dito sa mga reclaimed island. So ayan guys, mula dito makikita na natin ang progress sa Mia Road Station ng LRT Line 1. Ayon pa sa latest update ng LRMC, nasa 69% na ang progress ng istasyon na ito. Andito na tayo sa bandang dulo ng Mia Road. Dito sa kabilang side, nakatayo dati noon ang Coastal Mall na na-demolish na. Para sa mga nagtatanong, ayan, wala pa rin building na nakatayo dyan. At yung sinasabi nyo na Robinsons daw yung itatayo dyan, hindi pa kumpirmado yun at wala akong makita na kahit anong source bukod doon sa isang vlog na Robinsons daw ang itatayo dito. Pero kahit sa website ng Robinsons, walang nakalagay na magtatayo daw sila ng Robinsons dito sa Coastal Mall. Abangan na lang natin sa mga susunod na panahon kung anong proyekto ang itatayo dyan. Ito na pala yung bagong footbridge na daanan ng mga commuters na bababa dyan sa Mia Road Station patawid dito sa kabila.
meron ng hagdan doon sa kabilang side, pero dito sa kabila ay wala pa, ikakabit pa lang yung hagdan. So ayan guys, andito na tayo sa Mia Road Station. Malapit na rin matapos ang Mia Road Station. Ayan, makikita nyo naman, umabot na rin hanggang dito sa dulo yung roof ng station. Mabilis ang progress ng mga bagong istasyon ng LRT Line 1. Anong masasabi nyo dito sa kulay na ginamit nila sa bubong ng station? Ang disenyo ng Mia Road Station ay katulad din doon sa Redemptorist Station. Nasa taas yung platform level at nasa baba naman yung concourse level. Ang Asia World Station naman na tinatayo doon sa tabi ng PTEX ay iba ang disenyo dito sa dalawang station na pinakita natin. Ang station naman doon sa Asia World, elevated yung platform at yung concourse level. Ayon pa sa Light Rail Manila Corporation, nagkakaroon ng problema sa right-of-way sa mga areas na tatayuan ang Phase 2 at Phase 3 ng proyektong ito. Tatlong station ang itatayo doon, ang Las Piñas Station, Zapote Station at Niyog Bacoor Station. Yun pala ang dahilan kung bakit hindi pa masimulan yung tatlong station doon sa bandang dulo. Ang gusto kasi ng LRMC bago nila simulan ang construction sa tatlo pang station, makuha muna nila ng 100% ang lahat ng mga right-of-way acquisition sa mga areas na dadaanan ng linya ng LRT 1 Cavite Extension Project. Ibig sabihin lamang niyan, delayed ang construction ng tatlong stations. So kapag natapos na yung limang station na ginagawa dito, mukhang ito mo ng limang stations ang magiging operational sa last quarter ng 2024 na deadline ng partial operations ng LRT 1 Cavite Extension. Sa mga commuters naman na sumasakay ng LRT 1, isa-isa nang i-deploy sa linya ng LRT ang mga 4th generation trains. Nasubukan nyo namang sumakay sa mga bagong train ng LRT Line 1? Binili ang mga bagong train na yan para sa expected na pagdami ng mga pasahero kapag natapos na itong Cavite Extension Project.
Anong masasabi nyo sa progress ng proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.